Good morning, church. Today is a new day. Today is a new beginning. Kaya halika na, tara, let's worship God through these songs. Tulad ng mga agila, tayo ay linipan. Di mapapagod ating mga papa. Thank you.
Dapat kang itaas purihin, Father God. Your
mighty, you're an awesome God, you're a great God. Tinataas ka namin sa aming mga buhay, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, Father God. In Jesus' name. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayong araw na po ito, ating pag-aaralan ng muli yung ating nakasimulan ng mga stakapuloy na dito sa program. Ang topic po natin ay ang book ng Revelation or The Revelation of Jesus Christ. Ang text po natin ngayon ay kukunin po natin sa chapter 1, verse 9 hanggang 11. Habang pinag-aaralan ko po ito at nakikita ko po rito kasi yung isang pagkakataon na naikukumpara po natin yung buhay noon at ngayon. Dahil kung titingnan mo, noong time na isinulat po ito ni John, marami pong bagay na kanilang pinagdadaanan at yan po yung isa-isayin po natin sa mga susunod nating pag-aaral na dumating din yung time na naiisip nila. In fact, marami po sa kanila ang nagsasabing mahirap daw maging isang Kristiyano. Dahil pag hindi ka sumama doon sa agos o sa pagkakataon na kailangan nilang sumamba sa mga nakapaligid sa kanilang mga Diyos-Diyosan, ay hindi ka pwede kumuha ng trabaho during those times. Pero marami po mga Kristiyano noon ang namili na sila'y panghawakan nila ang kanilang pananampalataya at bahala ang Diyos na siyang itong maggabay at magpapahit kung ano ang kanyang pangailangan. At makita po natin yan na ito ang sitwasyon ng church during the time ni John. Ang emperor po ng Roma noon ay si Domitian. Isa po siya sa kilala na isa sa pinagmamagsik na emperor. Kaya lalong nakahirap at po naging mahirap ang kanilang sitwasyon. Na kung minsan, ay nakikita rin po natin sa kalagayan po natin ngayon. Kaya po ako ay nagnanais na matapos po natin ang Book of Revelation. Dahil marami po tayong matututunan dito. Dahil dito pinapakita po ng Panginoong Diyos na meron pong namili, nagtyaga, naghintay at patuloy na naglingkod sa Panginoon at nakuha nila ang kanyang mga pangako. And sad to say, meron din po naman yung naghanap ng ibang paraan. Pero bago po tayo magsimula, nais ko po na makita po natin dito sa topic po natin ngayong araw na ito ang isa sa pinaka what would you call yung grateful na apostle ng Panginoon. Walang iba kundi si John the Beloved. Puro sa kanya po itong mga talatang ito na ating mababasa. And I hope and pray na habang ito ay ating pinapag-aralan ay makita po natin yung kanyang mga kalagayan, yung kanyang katatagan, at yung pananatili niya na lingkod ng Diyos sa kahit anong sirkumstansya ng kanyang buhay. Ating pong basahin ang ating pong scripture ngayong araw nito. Ito po ay makikita po natin in the Book of Revelation, chapter 1, verse 9 to 11. Ang simula po sa verse 9, ito po ang sinasabi, "I, John, both your brother and companion in tribulation and kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet, saying, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what you see, write in a book and send it to seven churches which are in Asia. To Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea." Palo po tayo sa verse 19. "Write the things which you have seen, and the things which are, and the things which will take place after this. Amen." Ayaw ko ipanandilihan ng langit. Aming Diyos at aming Ama sa langit, sa mga oras na ito, nais po namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming spiritual kaisipan, ang aming pangunawa, ang aming mga pandinig at aming mga mata upang makita po namin, Panginoon, ang mga mensahe mo sa iyong mga salita na alam po namin na ibinigay mo kay Diyan
upang ito ay maparating po sa amin. Upang kami magbigyan ng sapat na pag-asa. At ganoon din po, Lord, na paghawakan po namin ang aming pananampalataya. Hindi lamang po sa mga panahon maayos, kundi sa mga panahon na marami po kami pinagdadaanan. Panginoon, tulungan po kami ngayong araw nito. At payang po ang Diyos na mamusap tayo masita sa iyong mga rito. Dito po ang aking padalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Kung titignan po natin ang Book of Revelation, napakalawak po siya. Nandito po ang lahat ng mga propesiya na mahalaga sa panahon po natin. At despite na ito ay nagkaroon ng ganoon klaseng laman, dahil ito po ay isang libro na kung titignan po natin, ang kanyang katapusan nito ay eternity na. Pero makikita po natin na ito ay isa rin na personal na book. At masasabi po natin na kung mababasa mo, hindi, despite the fact na napakaraming events na dapat nang pilihin dito o dapat natin basahin at pag-aralan, binigyan po ng pagkakataon ng Diyos na ipakita na napaka-importante ng tao sa Diyos. Dahil dito, binigyan po niya ng pagkakataon na makilala natin si John. Si John, although marami po tayo narinig sa kanya dahil nagsumulat po siya ng gospel, sumulat po siya ng apat na libro sa Ephesians, including Book of Revelation, at makikita natin na parang siya yung taong meron pa ng hinahanap. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho at meron pa siyang masasabi natin na naghihintay na kung ano pa ang ipagawa sa kanya. Sa madaling salita, hindi po siya nagsawa. Hindi siya nagsawa sa paglilingkod sa Panginoon. In fact, noong time na ibinigay ang Book of Revelation upang kanyang isulat, 90 years old na siya. At nasa ministry po, nasa ministry si John for about 70 years. 70 years. Just imagine. Doon po sa verse 9, pakikita po natin dito na may kakaiba na gusto natin ipakita ang Diyos. Gusto niya ipakilala kung sino si John. Sino nga ba si John? Makikita po natin na is siyang witness, di po ba? Sino nga ba siya? Ang sinasabi niya dito na I, John, parang kung titignan po natin na nagtatanong si John na bakit ginagamit mo pa ako? Na bakit binibigyan mo pa ako ng pagkakataon? Ito po yung word na ginamit ni John dito sa opening ng verse 9. Alam natin na siya ang nagsulat ng Gospel of John. First, second, and third John na Epheso at ang Book of Revelation. Alam natin na every time na may mga nangyayari kay Kristo, nandun siya. Nandun siya sa Matthew 17 during time of transfiguration, sa Mark 5 nung buhayin po ng Panginoon ang anak ni Jairus. Sa Lord's Supper, makikita natin ang depiction na po sa mga picture dyan, siya po ay nakadikit kay Jesus Christ, showing na ganun siya kalapit sa Panginoon Jesus Cristo. Marami po sa mga huling salita o magkataga na binanggit ni Jesus Christ during yung mga huling araw po niya nung nasa cross siya. Ayan po ay patungkol o naka-address po kay John o bilin kay John. So makikita po natin dito, nagkakaiba. That's why he was actually known as the beloved disciple or the disciple whom Jesus loved. Dahil dito, makikita po natin na napaka-special po niya. He's actually the special man of God. At kung pag-aralan po natin yung description sa kanya dito sa Book of Revelation, I was hoping na may compare po natin yung sarili natin kay John, hindi lamang po sa mga circumstances na tinagharap po natin ngayon, kundi kung paano ang kalagayan natin bilang isang Kristiyano na nanatili, na mainit, na nagbibigay papuri at pagsamba sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa. Alam po ninyo, meron po siyang pinanggit dito, I, John, your brother. Ang ibig po tukoyin po dito ni John is that although nagulat siya
na isang pagkakataon ang ibinigay sa kanya ng Panginoon, na experience niya ang biyaya ng Diyos, at palagi po siyang na-amaze, and yet, ang tingin niya sa kanyang sarili ay kabilang o kapareho pa rin po natin. Hindi po niya sinabi dito, malayo ng narating po. Hindi po. Ang lagi po niya sinasabi dito, ay, John, your brother, ako, nakagaya niyo, na ang pinagdadaanan ko, ay kagaya rin ang pinagdadaanan ko, kung anong sitwasyon na nakaroon ko ngayon, ito rin ang sitwasyon ninyo. Ang ibig kong sabihin niyan, pare-pareho lang tayo. Magkakasama tayo sa sitwasyon ko. Walang special treatment. Makikita po natin dito na nabanggit ito ng Apostle John dahil may gusto po siyang ipahiwatig sa atin. Ang gusto niyang ipahiwatig sa atin is na kung wala ang biyaya ng Diyos na kagaya ng experience ng walang isa atin, ay baliwala siya. Hindi nakukuha yung sitwasyon o palagayan natin sa kung anong paggamit ng Panginoon. Dahil ang lahat na niya ay nangyayari dahil sa pagpili o paggalaw ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya't ang sabi niya, parang pa rin tayo, although binigay sa atin ang matapag-importanting mga salitang ito, wala tayong pagkakaiba. Ang ibig po sabihin niya, kung ano yung nagawa ko, maaari pa rin yung magawa ko, maaari mangyari sa inyo. At dito po, ang makikita po natin na pananaw ni John kung bakit patuloy siya nagiging humble servant despite the fact na grabe ang pagkakagamit sa kanya ni Jesus Cristo. Yan po ang sinasabi sa James chapter 4:6, di ba? God resists the proud but gives grace to the humble. Ito po yung masasabi natin na marami po tayong matutunan. Ako po ay naniniwala na isang pastor or preacher deserve the respect by virtue ng kanyang pagtawag dahil siya po ang tinaas ng Panginoon, siya ang ginagamit ng Panginoon na mag-share ng kanyang salita, pero hindi po siya masasabi na doon sa mas mataas na kalagayan. Pare-pareho po tayo doon sa church. May problema po minsan dyan. Kasi kung minsan, masyado natin tataas ang pastor, nagkakaroon na po yan ng tinatawag natin carnality. Dahil kung minsan, pag na isang tao, binigyan mo ng kakaibang what would you call power, eh, marami na pong ibang nagsasama na karnalidad at kasalanan. Meron pong ako narinig noon eh, ang sabi niya, if power corrupts, then absolute power corrupts absolutely. Marami po tayong nakikita dyan, mostly, yung mga mega churches, like sa Amerika. Marami po ang nangyayari mga problema, even dito sa Pilipinas, dahil masyado natin binigyan ng pansin ang kalagayan ng pastor. Hindi po sinasabi kung ano silang respeto, may respeto, hindi po sila ibigay yung respeto na nararapat para sa kanila, pero huwag sila ang sambahin ninyo. Sambahin po natin ang Panginoon Diyos sa church po natin. Ang head po ng church natin, walang iba, kundi si Jesus Cristo. Isa sa makikita po natin dito, kung bakit nagawa ni John ang magpatuloy, ay hindi po niya tinanggihan o nakita na pagdating ng mga suffering, ng mga times na nagsasuffer, ay kanyang iniiwasan. Sinabi niya dito, companion in tribulation. I, John, what your father, and companion in the tribulation. Dahil kagaya po ng sinasabi ko sa inyo, yung po mga believer noon, matitindi po ang mga yan. Dahil nandoon sila sa isang lugar na maraming paniniwala, hindi ka po rin kukuha ng trabaho kung hindi mo ginagawa kung ano yung usual na kanilang ginagawa. Kasama po yan yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At hindi ka sumamba sa mga Diyos-Diyosan, wala kang trabaho. Pag wala kang trabaho, ang tanong pa, paano ka nabukuhay? Ang gagawin mo, yung mga menial jobs, yung mga paunti-unti na available na rin pwede ipagawa sa iyo. Despite of all these things, mga choices na kanilang nakakatekto sa kanilang buhay, hindi po nila tinignan niya na somewhat na napakagrabe dahil mas matimpang sa kanilang pananaw ang karayaan na sila ay
nakapagsamba. Marami po ang nag, what would you call yung nag-depict term of Christ for the faith. Dahil dyan, sinulat ito ni John. Sabi niya, companion in the tribulation. Alam po, sabi niya, kung anong pinagdadaanan ko, pinagdadaanan niyo, alam po kung anong sakripisyo ginawa niyo para tayo'y patuloy na magsama-sama at sumama sa Diyos. Which is, kung titignan po natin ngayon, nagtatanong tayo, ano kaya yung kalagayan nila? Kasi kung minsan, although pandemic ngayon, hindi pa rin tayo pinagbabawalan sa ating pagtitipon. Unless otherwise, kagaya po rin, tumataas po ang ating mga numbers pagdating sa mga COVID positive. So, kailangan mag-ingat. Pag sinabi mag-ingat, hindi po tayo pinagbabawalan. Hindi po tayo sinasabihan na itigil nyo ang inyong pananampalataya. Ang sinasabihan, sabi po sa atin lang, ay mag-ingat po tayo. Dahil ang kinalagyan po natin ngayon ay pwede tayo makahawa o mahawa. Marami po kasi ako nalang hindi po minsan sinasabi parang binagmamawalan tayo. I really don't think that's the right part pa rin. The truth is, pag ikaw binagbasa ng Biblia ngayon, binagmamawalan ka? Hindi. Pag ikaw ba'y sumama, binanggit mo ang pangalan ni Jesus Cristo, eh ikaw ba'y binagmamawalan? Hindi po. Malaya pa rin po tayo. Hindi kagaya noong sitwasyon nila dyan. Dahil ang sitwasyon nila dyan noon, pag nakita ka na nag-share ng gospel, patay ka. Marami pong problema mangyayari sa iyo. So, hindi po natin pwedeng ikumpara yung kalagayan po natin sa kalagitnaan ng pandemya doon sa nangyayari sa mga churches sa Asia Minor na kung saan kabilang si John. Noon po, yun ang kanilang kalagayan. Pero hindi ko po sinasabi na maayos pa rin ngayon. Dahil kung titignan po natin ang kalagayan po natin ngayon, medyo meron na pong unti-unting pagbabago. Meron na tayong nararamdaman na pag-atake. Meron na rin po tayong nararamdaman kung sinasabi natin yung mga namamati. Meron po akong video na natanood. I'm just going to share it with you. Kung ano talaga, kung paano ang nangyayari sa mga tinatawag natin mga house church doon sa China. I saw a video of it na makikita po. Maaga pa lang naman yan. Na nagkikita-kita po sila doon sa malayong lugar kung kadalasang kuweba. Doon po sila nag-stay, nag-worship. Minsan may dumating. Siya yung nag-video, isang foreigner na preacher. Dumating po siya doon sa lugar. Ang tanong sa kanya, gaano o ilang oras niyo ba ako i-allow na magsalita? At kung ilang araw ako pwede? Ang sagot po sa kanya, pwede ka naman i-start, sabi niya, from 7, patatapos ka ng 5. Biruin mo, from 7 in the morning, patatapos siya ng 5 in the afternoon. At ang sabi sa kanya, ganun din for the next 2 days. Bilangin mo yun, kung ilang oras siya nagsasalita, 10 hours. At ang sabi, kung gusto mo pa, pwede pa. Depende sa'yo. Kaya naiisip ko, grabe yung iba. Sabik na sabik ang mga tao doon sa China to hear kung ano ang nakasulat sa libro o sa Biblia. Pag dumarating daw ang Biblia sa kanila, tinukunit po nila yan. Binibigay sa bawat isa. Napasahin yan ng uli-uli hanggang sa memoryan nila. The next time na magkikita-kita sila, magpapalitan sila. Ganun din ang mangyayari. Bago nila bitawan yung isang pahina, alam na nila anong laman nito. Kaya nakikita po natin yung lugar na yun, iba na ang nangyayari sa kanila. Dito sa atin, malaya-malaya tayo. Pero kung minsan, ito ang sinasabi niya. Na yung kalayaan natin na gamitin sa pagsama sa Panginoon, kung minsan hindi natin appreciate. Pwede natin pagkaribyan. Pwede natin sabihin, sakala na. Kasi, pwede ko naman yan gawin. Pwede ko. Kaya po sinabi dito ni John, na I am both your brother
and compassion in the tribulation, and kingdom and patience of Jesus Christ. Yung word na kingdom refers to the word na ginagawa mo, dapat mo natin ginagawa sa loob ng karyahan ng Diyos. Ang word na patience na ginamit ko dito ni John is referring doon sa paghihintay po natin sa pagdating ng Panginoong Diyos na hanggang hindi siya dumarating, hindi tayo titigil kung ano yung ginawa na natin araw-araw. Yun po ang gusto niya sabihin. Ang sinasabi nito ni John, ako, despite the fact that I'm 90 years old, dinala ako dito sa Patmos. Magdating ko dito sa Patmos, ganito pala ang island na ito. Napaka-miserable. Pero hindi pwedeng huminto ako sa aking ginagawa. Nandito ako, nagtatrabaho sa para sa Panginoon. Ang aking mga paningin, patuloy na nasa Kanya. Patuloy akong pagkatrabaho, pag-witness para sa Panginoon Diyos. Ang isang katanungan na makikita po natin is na, ano bang ginagawa niya? Nasaan ba siya? Ang sabi dito, nandun daw siya sa island ng Patmos. Ang island po na ito is isa pong island sa agency, sa agency. Siguro mga nasa mga 50 kilometers yan, about 50 kilometers from Ephesus, yung kanyang pinanggalingan. Maliit lang po ito eh, mga 16 kilometers po yan, at ang lapad niyan, nasa mga 10 kilometers. But wala pong guru dyan. That is, dahil yan po eh, an island that is made of volcanic rock. Para sila'y makatago o makakondoon sa mga elements niya, naghahanap po sila ng mga kuweba at yan po ang kanilang binabahayan. Yan po ang nangyari. At yan ang lubang na kinaroon niya ni John the Beloved. Ang masasabi po natin, naku, grabe pala to. Pangit pala yung lugar na yan. Pero, despite the fact na mahirap ang buhay sa lugar na yun, yung circumstances mo, masasabi mo na, grabe, ikaw ang mag-aanap ng pagkain mo, ikaw ang mag-aanap ng sisilungan mo, matutulog ka, bea, dahil wala akong binibigay na gamit ang mga yan. Kung minsan, ito yung buhay natin, miserable, yung circumstances natin napakahirap. We thought na pag ganoon ang buhay natin, tapos na tayo sa Diyos. Mahirap tumanggap ng isang bagay na galing sa Kanya. Pero alam niyo mga kapatid, iba po yung nangyari kay John. Iba rin ang gusto ay umatig sa atin ng Panginoong Diyos na kahit na anong hirap, anong sirkonstansya, kahit na gaano katirid na yan, gagamitin ka pa rin ng Panginoong Diyos. Ito po ang nangyari sa Kanya. Bakit? Bakit siya nandun? Kasi makikita po natin na itong si John, bakit nandun siya sa lugar na yan? Parang po yan ginawa. Ginawa na kakaiba na nakita at napansin siya ng emperor ng Rome na si Domitian. Minsan po siguro nakwento ko sa inyo at naibahagi na si John, sinubukan niya patayin ni Domitian sa pamagitan ng paglalagay niya sa kumukulong antika. Pero wala po nangyari kanya. At nung makita ni Domitian na hindi niya kayo papatayin itong si John, nag-design siya na siya ipauwiin doon sa Ephesus at itap. Pag mundang sukses sa Ephesus, siya ay itap mo naman doon sa Patmos. Pero hindi niya na-realize. Hindi pwede na hindi siya gamitin ng Panginoong Diyos. Ang ibig kong sabihin, akala ni Domitia, pag nilagay mo dyan sa isang island, wala na, tapos na. Hindi na siya makakagalaw. Pero iba po ang Panginoong Diyos po natin. Hindi po siya namimilit sa mga circumstances sa buhay po natin. Mas grabe pa nga ang paggamit sa kanya ni John. Dahil buong sa Patmos, muli siya ginamit ng Panginoong Diyos upang ibigay sa atin ang mga propesiya na sa ngayon ay atin na po pinagtatahanan. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ilang taon na habang ito po, 90 years old na siya, dinala doon sa lugar na yan,
pero hindi pa rin napigilan. Pero kung bakit siya nilagay niyan, parang ang rason. Unang-una, political reasons. Alam mo, noong panahon na yan, ang mga impero, they are actually considered as God. Usually, napapatuyo po ang mga yan ng mga kwan, ng mga estatwa nila. At nire-require na pag ikaw ay dumaan sa mga lugar na yan, ikaw ay sasamba. Sasabihin mo, Caesar is Lord. Kaya mga Kristiyano, alam nila ang katotohanan. Hindi po nila makatik at hindi nila gagawin ang bagay na ito. Kaya po sila ay nag-persecute. Kagaya po, dumadal po ang mga yan, ang mga Kristiyano sa tinatawag po nating religious reasons of persecutions. Napakarami po mga Diyos-Diyosan, ang mga Romans. Pero, ni isa sa mga ito, nire-reduce po ng mga Kristiyano. Dahil dyan, sila po yun ang mga bubuntunan ng sisi kung meron pong tinatawag natin mga natural disaster. Kung meron mga war, kung meron mga things. Dahil sa kanilang isipan, sa kanilang akala, dahil ayaw sumamba ng mga Kristiyano. Yan din po ang mga rason. Kagaya ng mga social reasons. Ang Kristiyano kasi, nagtinuturo, equal ang lahat ng tao. Pero pagdating sa Roman hierarchy, na-undermine dito yung tinatawag natin social structure ng Romans kasi merong mga mataas, merong sa gitna, at merong mga nasa mga baba. Hindi pwede kasi may katulitan ko. Kaya pati yung mga pananaw na tinuturo ng mga Kristiyano patungkol sa mga pagkakaisa o pagpapantay-pantay ng mga alam ng mga tao sa mata ng Diyos, pati yan po ay naglalagay po sa mga sama alanganing kalagayan. At dahil dito, kasama ng mga pinipreach na dyan, nagkakaproblema ang mga Kristiyano. At lalo na si John, na siya ang tumatay yung bishop ng lahat ng mga churches dyan sa Maitos Valley. Kaya siya po ngayon ay napansin at nakita itong si Domitian at sabi niya, kailangan niya putulin ang problema niya kay John. Kaya siya po tinadala doon sa island of Patmos. Pero nakita po natin, hindi po naging rason yan para tumigil o mahinto ang paggamit ng Diyos kay John. At yan po ang nangyayari. Kung patuloy po tayo magtatapang sa ating Panginoon Diyos, hindi po makakagawa ng kahit anong pipigilan tayo ng mga circumstances, mga kondisyonis sa ating mga kaligid. Pag ginamit ka ng Diyos, walang makakapagpigil niya. Amen po ba? Pagdating po sa verse 10, meron po sinabi dito, I was in the Spirit, sabi niya, on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice as of a trumpet. So makikita po natin na kakaiba ang kalagayan po ni John. Si John, isa siyang patuloy na worshiper. Kung ano yung kanyang pinagsimulan from the time na sumunod siya kay Jesus Christ, nung iwanan niya ang negosyo ng kanyang ama as a fisherman. For the next 70 years ng kanyang buhay, ito po ay ibinigay na niya sa Panginoon Diyos. Hindi po siya tumigil. Hindi po niya sinabi, ay matanda na ako, bayaan mo naman na yung mga bata, nagmumuhan mo ang trabaho ka. Pagod na ako, senior na ako. Alam mo, wala po yan sa isipan ni John. At yan po ang pinapakita nito sa atin. Na ina-expect po ng Diyos na tayong mga Kristiyano ay patuloy na sasamba sa kanyang presensya as long as He give us the ability to do so. Marami na po akong mga Diyos na natuta. At hindi po matanggal sa o hindi pwede hindi ko mapansin na marami po tayo kung isang mga pinatawag po natin mga seniors at mga kapatid. Ako po natutuwa pag nakikita ko sila. Kasi nagsisilbi po silang inspirasyon. Nagsisilbi inspirasyon na may mga arthritis na yan. May mga kung ano-ano nararamdaman na yan. Hirap na maglakad. Hirap na bumuko. Pero my goodness, nandoon pa rin talaga sila. Alam nyo, kung ano yung nagpapaandar, kung ano yung may kwersa sa kanila, nagigising ng mga magbibihis, magpupumiw,
pupunta doon sa church, mag-stay doon, eh, kung wala kang matinding pananampalataya, hindi mo gagawin. Umisa, titingnan mo mga, mas regular pa yung dating nila kaysa sa mga mas nakakawala. Kaya, na-appreciate ko po sila. At ganun po ang sinasabi nito, tinuturo sa akin ni John. I was in the spirit on the Lord's day. Babasahin mo ito, sasabihin mo lang, nagkataon na nung nandun siya, nagkataon lang na may nangyari o ano. Hindi po. Ang nangyari po dyan, na sinasabi dito, regular, na merong tinatawag na Lord's Day kay John. It so happened that doon sa pagkakataon na ito, dumating ang presensya ng Diyos. Hindi po siya napigilan ng iba't ibang mga pangyayari o iba't ibang pagkakataon o lugar ang kanyang pagsamba. Patuloy siyang nagsasamba. At sa kanyang patuloy pagsasamba, binatnan siya ng presensya ng Panginoong Diyos. Grabe niyo po ba? Kaya, kung minsan, sa panahon po natin, marami po tayong matututunan dito kay John. Sa panahon po natin, ang dali pong gumawa ng rason eh. May konting sakit, may konting problema, o kaya nasaktan ako, may nasabi si pastor, may nasabi si elder, may nasabi si churchmate, hindi na yan pupunta sa susunod. Kahit natawagan mo, sunduin mo, gagawa ng rason. Pero you know what? Iba si John. Iba yung pinapakita dito kasi meron siyang kakaibang commitment. Ang sabi niya, I was in the spirit on the Lord's day. Palagi kong in-observe itong araw na ito. May mangyari man o wala. Pero this time, habang ginagawa ko yung usual na araw na ginagawa ko, biglang dumating ang presensya ng Diyos. Ang ibig kong sabihin dito, nandoon siya physically, pero spiritually, nandoon siya at kasama siya ng Panginoong Diyos. Iba po talaga kung palagi kang present. Dahil hindi mo alam eh kung kailang biglang bumagsak ang presensya ng Diyos. Eh paano kung wala ka? Pero makita po natin kay John. 90 years old. 70 years. Tapos niya. Sabi niya, walang nagbago sa schedule ko. Kaya noon ako ay nandun sa Patmos Island. Ang hirap ng kalagayan namin. Pero hindi kami napigilan nito. Patuloy pa rin ang Lord's Day. At isa sa mga Lord's Day nito, bumagsak ang presensya ng Diyos. So it pays to be present whenever that happens. Kagaya po sa John 20:19-28. So makikita po natin dito na grabe, may mga napupulot po tayo na pwede po natin gawin as a way para ma-check yung kanagayan po natin ngayon. Ngayon kasi, bubugsak na naman yung pandemic na rason natin eh. Huwag hindi nakapunta. May ganito, may ganyan. Pag nag-online, walang load. Pag nag-face-to-face, mahirap. Walang pamasahin, walang masakyan. Hindi po tayo mawalan. Pero, meron po tayong kasabihan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Pero yung kasabihan na yun, never po yan na ginamit ni John. Doon po sa verse 10 hanggang sa 11, makikita na naman natin dito yung kakaiba na pagkatao ni John. We can call him the John the writer. Dahil dito, marami po siyang reveal the facts about these documents na nasa harapan po natin. Ang sabi niya,
napansin daw siyang isang voice na loud na parabagang isang trumpet. Yun ang nakakuha ng attention ni John. Yung voice na malakas as if a trumpet. At dahil dito, siya ay nakinig. Alam niyo po ba? Ang gustong ipahihwating dito ni John is that ang sumulat ng mga salitang ito ay hindi siya. Ginamit lang siya ng Diyos. Kagaya po na sinasabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 16. All the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sinasabi dito ni John na ang mga salitang ito ay galing sa Diyos mismo. At sila po ay nag-meet, ibinigay ng Panginoon si Kristo ang ginanais niya na ipaalam doon sa mga churches. At hindi po, si Eleven, ito ang sinasabi, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. And what you see, write in a book and send it to the seven churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, Philadelphia, and Laodicea. Papansin po ninyo siguro na pinakita o sinabi dito yung destination. Pero bago niya sinabi yun, sinabi niya, I am the Alpha and the Omega. Ang Alpha, ito po yung first letter ng Greek word, ng Greek alphabet. At ang Omega naman po, ang last. Kaya sinabi niya, the first and last. Ang ibig po sabihin dito ni Jesus Christ is that siya yung in between. Siya yung kung ano ang pwede mo gamitin in between ng mga salitang ito that will describe him, kung ano ang niya kaya pangyarihan. Siya yung, kaya sinabi, I am the Alpha and the Omega. I am the first and the last, whatever is in between. Ako yun, lahat ng hinahanap mo, ako yun. Pinakita niya, nagpakilala siya kung ano ang kanyang pagkakataon o yung what would you call yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sovereignty. Para maintindihan dito ni John kung sino yung kanyang karap. Kung isa nagpapatanong ako, hindi ba kaya kilala ni John ang Panginoon si Kristo? Nakasama mo dito eh. Nang tatlong taon, sumunod si John ng 70 years. Pero, nang magpakilala ang Diyos, ginamit na lang niya yun, I am the Alpha and the Omega, kagaya ng pagkakagamit sa verse 8. In a way, ito po yung masasabi po natin na dapat nirinig sa atin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Dahil kung minsan, madali po tayo makalimot. Madali po tayo makalimot. Ngayon, tumatuma tayong sumasamba, nagpupuri. Pag-uwi natin, may mga encounter tayo problema. Pakikita mo, oh, nag-spike mo naman. Ano pa lang ba yung COVID? Oh, nag-lockdown ng dito o walang trabaho, walang pa, mani-depress na naman tayo. Hindi ba? Hindi po ba? That's all. Pero si John, hindi. Kasi, alam niya kung sino ang kanyang pinaglilin pa. At alam ng Diyos kung ano ang dapat niyang gawin. I-remind lang niya si John kung sino siya. Bakit hindi po natin magawin sa ating sarili? I-remind natin na ating sarili kung sino ang Diyos sa ating buhay. Palagi po natin sabihin sa ating sarili, ang Diyos ko, siya yung Alpha, siya yung Omega, siya yung first and last. Ibig sabihin, lahat mo, magmula sa pinakamaliit, at ang sa pinakamalaki, o everything in between, o ano mong sitwasyon kinalagyan ko, o ano man kalagayan ko, siya ang perpekto na sasagot at pupuno ng lahat ng aking pangailangan. At naniniwala ako, kaya rin natin maglingkod hanggang nagkagaya ni John. Di ko ba? Dito, makikita po natin nakakaiba ang dibisyon ng kanyang sinabi ng mga salita. Dahil
gusto kong ipahihwating sa atin sa pamigitan ng mga revelation na ito ay sinulat ni John na mayroon pong mga pagkakataon na dapat po natin bigyan ng pansin. Ngayon, nakatuon tayo ng pansin kay John para makita rin po natin ang ating sarili. Kompleto kay John at siyang tulanggap ng mga salita. Itong mga salita ito, ito ay sinulat ang sabi para sa mga churches, 7 churches na nag-exist po sa Lycos Valley o sa Asia. Ang itong churches na ito, ito po ang nagre-represent ng lahat ng klase ng church na pwedeng mangyari. Identified yung mga churches na mga. Pero not necessarily na sila lang ang tatanggap na kung anong dapat na tanggapin. Tayo rin po ngayon sa pangabungkong natin ngayon. Dapat rin po natin makita kung ano yung mensahe sa mga 7 churches na ito. At pag yan ay nakita po natin sa church po natin, kung yan ang church ay nireview at nakita natin yung mga kung bakit nireview ang church niya at nakikita po natin sa church natin ngayon, then alam na natin ang problema. Sa ating pong pag-aaral, bakit hindi na lang dumiretso ang Panginoong Diyos sa mga propesiya? Ba't niya yung church? Dahil naniniwala po ako dahil sinabi niya doon sa chapter 1. Ang sabi niya, the revelation of Jesus Christ which God gave him to show His servants things which must shortly take place. Ang ibig sabihin, pag nangyari mo mga pagkakataon ang sinasabi dito, hindi mo na ito mapipigilan. Must prepare ang church sa pagtugon sa mga mabilis na mangyayari sa mga susunod na araw. Kung tayo ay ready at makita natin kung ano ang dapat natin baguhin sa ating mga churches. Dahil ang pinag-uusapan po rito ay ang purpose ng church sa panahon po natin. Kung tayo ay mapapabilang doon sa mga kinasabi natin ng mga church na hindi nagbibigay ng magandang testimonya, paano tayo magaganaw? Paano tayo magiging kapanipaniwala sa panahon ito na kinakailangan na natin gumalaw? O yung sinasabi natin mga muling araw? Kaya po, sineshare sa inyo ang mga bagay nito at ang mga pagkakataon na nakikita ko natin sa buhay niya. Dahil ako mismo, nangusap po ang mga salita nito. Dahil tinitignan ko ngayon yung aking kalagayan. Tinitignan ko ngayon kung ano bang level ang commitment ko. Masasabi ko pa kaya ng kagaya ko ni John na patuloy na naghihintay na nagtatrabaho at sinasabi niya na nasa kanya pa rin yung patience. Kung ako po tatanungin ninyo, I want to be found faithful. I want gusto kong magpuri. And the truth is, yung kinakailangan, I want to suffer. Kaya, sa atin po pagtatapos, nakilala natin kung ano ang nangyari at kung ano ang mga preparasyon na pinagpagawa sa kanya. As if, namumusap siya sa akin. Para ano pang bagay na parating kaya niyo ba? Kaya tagkatanawan ko ngayon ang araw na ito na pwede ko natin iwanan. Is that? Kumusta ako? Kumusta ako with me? If worse comes to worse, ganun pa rin ba ang commitment ko? Masasabi ko pa ba? Na kabilang pa rin ako sa mga
paglingkod ko sa Kanya. Kaya mga kapatid, I hope and pray na alam ko, kaya pangkalagayan po natin ngayon. Mas palagi po ako nag-iisip ngayon kumpara sa mga nakaraang buwan o taon o anong mangyayari. Pero, one thing na hindi po natin pwedeng itabi ay ang ating commitment sa Panginoon. Dahil, alam na natin kung anong lugar at kung anong talapot na buong buta. Kung meron man na binigay po sa pagkakataon, ito na. Ito na yung time na dapat po natin tangkinin. Dapat po natin makita kung anong yung pwede po natin ibigay. Sana ang aking panalangin, kagaya ni John, ay hindi po tayo masasama. Hindi po natin pipiliin ang ating pagkakataon. But rather, kagaya niya, i-desire po natin na pagdating ng Diyos, makikita po niya tayo at tayo tayo. Amen. At maraming maraming salamat po. Perhaps, i-allow ninyo na mag-usap po ang sa nakapatid po napagdaraan na kayong abay sa pagsara at may kumpara sa sarili niyo ang pagdaraan para sa ating Diyos. Samahan niyo po ako sa isang may ibang langit para po tayo matapos. Aming Diyos na naman sa langit sa mga oras ito. Nais po namin na nakita ang lahat ang ginawa mo sa aming buhay. Pag wala nung kami ay yung tawagin ng Panginoon, ano yung naramdaman namin, yung sakit namin na ikaw ay pakinig, makasama at maglingkod sa iyo. Nawa Panginoon, ito yung ibay mo na yun. Huwag mong buhayin, Panginoon, yung init ng aming mga nagkagaya ng nakita mo at naramdaman namin. Nagkagaya po ni John, hindi po siya binago ng tao. Hindi po siya binago ng circumstances. At hindi po siya binago ng kahit anong hirap ng kanyang pinagdaanan. Nawa Panginoon, ito ay magmulang pamantin po namin. At magawa po namin yung mga bagay na nagawa niya. At dahil dito, masasabi po namin kami mananatiling tapat, mananatiling maglilingkod, kahit ano man ang aking pinaranan. Ito po ang aking panalay sa tanong pangalan ng Jesus. Amen. Maraming maraming salamat po, mga kapatid. I hope and pray na kayo mananatiling ligtas at patuloy po tayo.